Daddy, bakit? Nagluluto na tayo ng lunch. Lunch time na, guys. Ayan, ngayon ko lang kayo na-update. Ayan, nagluluto ako ng calamares. Patapos na rin. Ayan. Yan yung nagawa natin. Sobrang bilis lang yan. Tapos meron na din tayong sausawan. Wala kasi tayong sili. Ayan. Ah, meron tayong sili di. Lagyan mo. Ayan, suka lang yan at sibuyas na may konting paminta. And yan, matatapos na tayo. And kainan na naman. Thank you, Lord. Ang gaganda ng calamares, oh. Ang lalaki niya, guys. Tignan nyo to. Super huge. Ito yung nabili natin last time. Tapos ngayon lang natin siya niluto. Ayan. Kainan na. Lunch time na. So, isa-set ko lang yung table. Tapos, kakain na naman tayo. Diba? Puro pagkain na yung nasa vlog natin. So, isa-set ko muna yung table, guys. Guys, ready na ang ating lunch. Ayan. I can't wait. Sabi ni Mister, ang sarap daw. Ayan, oh, mapapadami tayo ng kain. Daming kanin. Ayan, ang sarap magkamay. So, let's eat, guys. Ayan ang ating tanghalian. Kain na, Daddy. Let's eat. Kain tayo, guys. Ang lalaki niya, as in. Ayan, oh. Ang lalaki. So proud of myself. Kasi naluto natin siya ng tama. Char. Let's eat, guys. Diyan ko kayo nilagay kasi sobrang liwanag pag dito kayo sa harap. Ayan, kain tayo. Nakakamiss ang calamares. Kasi ang tagal na namin hindi din ang calamares. Kung maalala nyo, nung nag-vlog ako, di ba isang kilo to, guys? Ginawa ko lang yung kalahati kasi sobrang dami. Part nila dali sa Sulana, tuwing hapon may mga street food doon na sobrang sarap. Pag-uwi natin, dalhin namin kayo doon. Finally, tignan yung bibig ko, sobrang puti na dahil sa suka. Ang sarap, ang dami pa rin, ang dami pa rin natira. Sobrang dami kasi niya. Ang sarap kumain, grabe. Tapos tignan niya yung binili ni Daddy kanina. Ang lalaki ng saging. Pwede mo ito ako to? Mm-mm.
ang lalaki ng saging na nabili niya kanina sa tapat ng 7-Eleven. Mamaya ipiprito ko to or ilalaga. Or gagawin nating ano yung daddy? Maruya. Sarap! Sarap nun. So yun, maghugas muna tayo ng plato, guys. Sarap. Hello guys! It's afternoon! Good afternoon! Ayan, kagigising lang natin. And ngayon, gagawa tayo ng Pinay Pie. Yun ang merienda / dinner. Kasi nagkikrave tayo ng Pinay Pie. Eh di ba kanina ay may binili si daddy na saging, tas ang lalaki. So naisipan kong gawin siyang Pinay Pie. Ito siya guys, ipakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Ayan guys, na-prepare ko na yung mga saging. Lima lang yung gagawin natin kasi hindi naman masyadong kumakain si daddy ng ganito. So yan, ginanyan ko siya. Ipakita ko sa inyo mamaya kung paano siya ginagawa. Hatiin lang yan sa gitna. Hatiin lang siya ng apat. Pero dapat, hindi siya hanggang dulo para gumanon siya. O, ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. Nangitim na siya. Ayan, ganyan siya guys. O, ang ganda. And ito yung kailangan din natin. Itong nasa bowl is 1 cup of flour, 2 tablespoons of sugar, a pinch of salt, and 1/2 tablespoon of baking powder, yung nilagay ko dito. And then, meron din tayong 1 cup of water dito. Hindi muna natin yan ilalagay lahat, guys. So, kailangan tansyahin muna yung paglalagay sa water. Huwag ibuhos agad-agad. And then, meron din tayong ano dito, yellow food color, lemon yellow color. So, papatakan natin ng konti para maganda yung ating Pinay Pie mamaya. So, yun lang yung ingredients niya. Sobrang dali lang niyang gawin. And then, after mo siyang iprito, ayan, medyo mainit na to. After nating iprito, guys, ibubudbud natin siya sa puting asukal. So, yan. So, takpan muna natin yan. Tignan nyo siya, guys. So, ang lalaki nung binili ni daddy. Ayan. So, baka bukas, yan ulit ang gagawin natin. Kasi sayang yan kapag hindi natin siya kakainin. So, yan. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-slice ng ganito. Sobrang dali lang niya, guys. So, ganito lang siya i-slice, guys. I-slice nyo lang siya sa pinakagitna. Wait lang. I-slice nyo lang siya sa pinakagitna. Ganyan. Ayan. And then, isa dito. Isa dyan. And then, isa din sa kabila. Para maging apat siya. Pwede nyo ding nipisan kung gusto nyo. Pero sa akin, okay na tong nipis niya. Yung hanggang apat lang. Ayan. Ganun lang siya kadali, guys. Slice niya siya sa gitna. And then, another sa pinaka-middle niya, sa right side. And then, ganun din sa kabila. And then, i-open niyo lang siya ng ganito. Ayan siya. Kung kulang pa, pwede niyo namang i-open pa. Ayan siya. Ganyan lang siya kadali, guys. Ganyan. Ayan. O, diba? Ang bilis lang. Ganyan lang siya i-slice. So, yun. And then, ang susunod na natin gagawin is yung ano natin? Itong mixture. So, guys, ito yung ating mixture bowl. So, halu-haluin muna natin lahat bago natin ilagay yung tubig. Sobrang dali lang nitong gawin, as in. Pag alam mo nang nahalo mo na ng mabuti, then pwede mo nang ilagay yung tubig. Again, yung tubig, hindi dapat agad-agad ilagay lahat, guys. Kasi baka
sobrang lapot niya, ayaw natin na sobrang lapot. Dapat tamang-tama lang yung mixture na gagawin natin. So, ihahalo ko na to. Ayan, yung ating tubig. Ayan, so kalahati muna yung ilalagay natin. Tapos, mix lang. Guys, ganito na yung itsura niya. Ayan. Hindi siya watery. Yung tamang-tama lang. And kapag may matitira nito, pwede nyo siyang ilagay sa ref kasi hindi naman siya agad masisira. Pwede nyo siyang gawing pancake kinabukasan, ganyan. And again, yung coloring niya guys, yung food color, optional lang to kung gusto nyo lang na ganitong kulay ang kalalabasan niya. Kasi yung iba, nilalagyan nila ng aswete. Eh, wala akong aswete. So, pwedeng yellow or orange na kulay ang ilagay nyo. Pwedeng-pwede yun. So, ganito lang again yung, ano niya guys, kalapot niya. Hindi siya watery. Yun oh, may natira pang tubig na siguro about 3/4 yung tubig na natira. So, kapag gagawa kayo nito, dapat, ano lang, yung tubig niya is dahan-dahan nyo lang siyang ibuhos. Huwag agad-agad. So, yun guys. Iprito lang natin to sa ano, maraming mantika. Deep fry ang gagawin natin. Ayan, pakita ko din sa inyo. Deep fry and then isa-isa lang. Ayan. Ito yung una, tapos ilalagay natin. So, mainit na yung pantika. Pwede na nating ilagay yung saging natin. Ayan o, ang ganda-ganda niya guys. So, pwede na nating ilagay. Yun. Pwede nyo pang dagdagan ng butter. Yung ano nyo. Yung tawag dyan. Itong saging. Ayan. So, antayin lang natin siyang mag-golden brown. And yun na. Diba? Sobrang dali lang niya, guys. And then, after nito mag-golden brown, ilagay nyo siya sa puting asukal. So, yan. Ready na siya. Tapos, ialog-alog nyo lang. So, yun na, guys. Sobrang dali lang. As in, super dali lang nito. I-ano lang natin siya, guys. Eh, ganun-ganun lang natin. Or pwede yung balibalik ka rin na lang. Ganyan. Oopsie, ito. Sarap. Ayan, sarap oh.
Ayan na ang una nating Pinay pie. Ayan siya guys, ang sarap. So, lutuin ko muna yung iba para makakain na tayo mamaya. Ayan yung finished product ng ating Pinay pie. Ang lalaki guys, kasi malalaki talaga yung saging na nabili ni Daddy. Ayan oh, sarap. Ang lutong. Ayan. So, ganyan lang siya kadali guys. Sobrang dali lang niya. Ayan siya. Ang gaganda. So, kain tayo guys. Ayan, meron akong kape. Si Daddy naman yung ginger tea. Ayan. So, ito na yung merienda / dinner ko. Kasi malalaki siya eh. Baka hindi na ako kakain ng kanin mamaya. Dahil sobrang laki nito. Ayan o. And then, may kasama pang kape. Ayan, kain tayo guys. Let's eat pansit. Char. Kain tayo guys. Let's eat. Oh, sarap. I can't wait. And marami pa tayong saging. So, yun natirang saging na binili ni Daddy. Ayan, oh, ang lalaki kasi niya guys. Kaya malalaki din yung Pinay pie natin. Last time, medyo matigas. Ngayon, okay. Masarap pala yung ganyan na siya, kahinog na saging. Kasi last time, medyo green pa yung niluto ko. So, ngayon, mas medyo mas masarap siya. Tapos may staircase, paakyat na ganyan. So, growing up, walang father figure. I had a stepfather. Pero, alam ko kasi hindi din siya tatay. Alam mo yun? Okay siya. Same dugo. Two-way treatment. Iba pa rin. Although, my stepfather is a good man. Pero, alam ko iba. May kulang. Feeling mo, there's a part of me na. There's a hole that cannot be filled. Yeah. So, when you were growing up, paano ka nag-cope? Sarap guys, sarap. Perfect. Ano masasabi mo? Sarap. Sarap. Gaano siya kasarap? Perfect. 10 out of 10. Ipakita mo kung gaano kasarap. Paano mo yung ano ito?